Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, your Ate Likes. And for today's video, magre-react tayo sa mga picture ko nung nagpa-pageant pa ako. So if you want to know more about this video, just keep on watching. Noob noob. Guys, simulan na natin. Itong unang picture na to is nung grade 10 at ako. Nag-start lang ako mag-pageant nung grade 10 ako dahil dun lang ako parang nag-boost yung confidence ko. Dahil before, hindi pa okay yung ngipin ko, kaya naka-brace ako lang na sa mga aking ngipin. So, ayan, yung picture na yan, yan ay traditional. Ay, hindi ko alam kung anong costume yan. Basta ganyan. Sabi nung aking professor, kaya hindi ako, magaling naman daw ako, nadala ko naman daw yung damit, kaso kaya hindi ako nanalo. Gawa ng, masyado siyang revealing, ay lakan at lakang bini ng lyka yung aming pageant dyan, grade 10. Grade 10 ka nga? Oo, grade 10 at ako niyan, o grade 9. Napakaingi ng aso, wait lang. Pakalmahin muna natin siya. Tapos, itong next picture naman, ayan, yun yung profile ko sa Facebook. And, masasabi ko dyan sa makeup na yan, medyo kumapal. Parang hindi siya naging natural. Makapal nga, kaya hindi natural. So, ayan, kaya sabi nung iba, dapat daw manipis lang dahil maganda na daw, gay on. Oo nga, para sa akin, dapat talaga kung maganda ka na, dapat light lang yung makeup mo sa pageant, ganun. Pero, okay lang naman. Your move na tayo sa next picture. Ayan, nung ako ay nag-mew sa, inter-barangay ng basketball. So, that time, hindi din ako nanalo. Yung previous pala, hindi ako nanalo noon. Pero, hakot award ako, kaya nagtaka yung iba na bakit daw hindi ako nanalo ay hakot award. Ganun kasi yon. Kunwari, back to zero siya. Back to zero. Ganyan. Kahit hakot award ka, pero hindi ka nagustuhan ng mga judges, eh, hindi ka talaga nanalo. Aww. Tapos, yun nga, itong sa inter-barangay, hindi din ako nanalo. Okay lang yan. At least, rumampak sa stage. Ay, sa Coliseum pala kami dyan. So, ito namang next, kasama ko yung mga candidate, yung mga nanalo din. Apat kami dyan dahil hindi pumayag yung Pangulo doon na isa lang ang manalo dahil nga magaganda din naman yung iba. So, ayan, malaking tulong nung pag-muse na yan. Before ako mag-muse niyan, lumindol pa. Lumindol pa din yan nung... ito mga April kasi yan, taglindol, lumindol dyan. Ay, hindi pala, before pa lang. Ando, kagulo ko! Yun, bago pala, napostpone muna. Di, lumindol, naka-makeup na ako noon. Lumindol, tas yan, napostpone. Tas yan na. Itinuloy naman. Tinuloy. Ayan, kasama ko dyan, magagandang nanalo din. Ang napanalunan ko dyan ay, 5,000 o 7,000 ata. 7,000 o 5,000 yung mga kukuha yun. Nag-model ka lang, nagrampa ka, may pera ka na. Ayan ang next picture, kasama ko yung Pangulo ng Simlong. Thank you so much po for having me, Char. Ayan, di ko natanda yung team ko, kaya sorry kung maalala yung team na pinag-musan ko. So, next tayo sa picture. Next is ito, yan. Nakakaano yung lalaki. Nakasalimit ba? Ang ngiti-ngiti eh. So, move na tayo sa sunod. Sa ito naman. Ito ay sportswear noong lakan at lakang bini ng lyka din. So, ay hindi pala. Hindi ito lakan. Ito pala ang first pageant na sinalihan ko. Yung itsurang yan. Hindi pa ako nakabrace niyan. Super pangit ng ngipin ko. Kaya ay super fierce lamang. Yan, naka-sportswear ako dyan. Tapos that time, wala akong cycling. Nakalimutan kasi ang cycling. Siyempre, kapag gano'n may mga pageant, madami talaga tayong nalilimutan. Ayan, wala akong cycling dyan. Kaya yung mga teacher na nasa baba, yung mga judge, tingin-tingin talaga dahil naaan sa akin. Wala daw akong cycling. So, yan na. Move na tayo. Yan. Ito din yun, sportswear din. Super pa-sweet lang ang ngiti dahil pangit talaga ang ngipin ko noon, guys. Super sungki. Kung nakita niyo yung vlog ko na nagpa-adjust ako. Yun.
Ayan siya yung aming production number. Itong next picture sa production number namin na suot. Yan, kung makikita nyo, curve na curve talaga ang katawan. Wow! Napakapaya, pilit na pilit. And yung smile nga, ganun pa din, pa sweet lang. Nag-makeup sa akin dyan ay si Miss Bunny Alegria. Yan. Ayan, tingnan nyo guys itong next picture. See, napakabangang talaga ng aking ngipin. Kaya, dati, pa sweet lang yung ngipi ko para hindi nila mahalata yung aking ngipin. Eh dito, nagpapakilala ko na kung kitang kita ang aking face lock na ang aking ngipin na super sunky. And ito naman, next, yung sa ano namin, introduction. Sa introduction namin, ay naka-tube na white lang, and then naka-pantalon. So yung tandang-tanda ko, yung pantalon na yun ay kay Abby Abdon. Hiniram ko lang. Ayan siya. Super pitit na ineng. Super pasit lang ang smile, ganun. And then, ito na guys, ang next picture. Yukon! Ayan, next picture guys, nung nanalo ako sa Alay Lakad. Ayan siya. Ako ay in-interview ng ano, ng ABS-CBN. Hindi ako naman in-news. Buti na lang may naisagot ako sa kanilang tanong. Ayan. Feeling artist na ng ate girl. Naka ABS-CBN. So, move na tayo. Ayan yung mga second runner up, first runner up, and then ako yung winner. Wow! Thank you po sa Alay Laka dahil grade 10 po ako niyan. Hindi ako grade 10, nanalo ako ng Alay Laka. So, yun po, nag-grant po ako ng scholarship. Monthly ay 800 po ang aking natatanggap. Kaya, napakalaking tulong po niyan. Until now po, meron pa din hanggang mag-graduate po ako ng college. So, thank you so much po sa Alay Lakad. And, ayan po. Ang next picture po, kasama ko po si Sir Ryan ng Inay, si Sir ng Alay Lakad. Ayan, picture ng sa Banahis. Tapos, Evel. Hello, Beba Evel. Shout out. I miss you so much. Let's bond soon. Ayan, thank you po, Alay Lakad. Ayan po, ito pa din next picture, Alay Lakad pa din po yan. Kasama ko si Sir Ryan dyan. Tapos yon kung izo-zoom in nyo, nandyan yung si Liza, at saka si Angelica, ayan, at saka si Baklang Allen. Oh my god. Ang mga itsura, mismatch. Magaganda pa din naman, pero mas nag-glow sila ngayon. Okay, let's move on. Ayan, ito. Narampa na kaming lahat. So, that time pala, nandyan yung boyfriend ko. Si, alam niyo na si Daddy Allen. Oh, sugar daddy. Yan. Nung time na yan, nandyan daw siya. Tapos, chinichir nila ako. Pero, hindi pa kami magkakilala niyan. Dahil may iba pa siya niyan. Grade 10 pa kasi ako niyan. Eh, kami naman yung nagkakilala ng mga grade 10 ng pa-dulo. Bakasyon, ganyan. So, ayan. Let's move on to the next picture. Ito, Miss Engineering First Runner. Tapos kasama ko dyan si ate. Nalimutan ko ang pangalan ni ate. Ayan na siya. Ang ganda ng gown ko dyan. Best in long gown ako dyan. Best in long gown siya rin. Depende lang yun sa kung paano niyo dalahin yung gown para ma-best in long gown kayo. Kahit anong ganda ng gown mo, tas hindi mo naman siya nadala ng maayos, hindi mo siya na i-project ng maganda, hindi ka din magbe-best in long gown. So, ayan. Next picture tayo. Ayan, aming production number. Super sexy ni Ineng. Pitit na pitit pa. Thank you pala sa nagpahiram sa akin ng damit na ito, si Ate Dara. Ayan, kay Ate Dara ang damit niya dahil wala akong ganyang hard shirt ng SPR. Ayan siya, nakakamiss naman talagang mag-pageant. So, ayan, Sister Ryan ulit. Kasama ko with my long gown. Ayan, dito sa next picture, kasama ko si Siljan. Kaklase ko dati at kaibigan ko. Tapos, nakasuot kami dito ng pang-production number. So, ayan, nag-commit ako ng best in photogenic. Ano pa natin? So, ito, Miss Photogenic. Ayan. So, yung picture na yan, nasa amin pa rin yung naka-display. Ayan. Thank you po. Tapos, ito naman,
Best in Longgang. Kasama namin dyan si Sir Jobert, the best teacher, the best math teacher ever. Ayan, kasama ko dyan si Siljan dahil best formal attire siya. At ako, best in long gown. Tapos ito, ayan, last picture na to, Dai. Last picture natin ay, ito, kasama ko ang aking bebe love. Kita-kita niya naman talaga, yung pag-glow up. Diyos ko, ako napakapitid ko, kapangit ko pa. Tapos siya, noob-noob. Ano pa, yun pa yung kanyang itsura talaga. Tapos, maitim na maitim pa siya, tapos yung buhok niya, iba pa din ang hairs, iba pa din ang hairstyle niya. So kahit ganyan itsura niya, naku po, ako ata ay kinulam. At ako ay baliw na baliw girl. So yan na po ang ating last picture. Ayan. Nakakatuwa naman at nakasupport. Nung time na yan, nanonood dyan ang inay, si Arabella, tapos ang naghatid sa amin ay ang lolo. Nanood din pala ang mga, ang mga mama-ami ata nanood. Parang, Miss STI na. Ito kasi Miss STEM. Miss Engineer, Mr. and Miss Engineering Department. Ayan, so i-clarify ko lang sa inyo guys, Miss Engineering po. Hindi po talaga ako ang nag-title. Hindi po ako ang nag-title noon. Ang nag-title po nun ay si Ate Klang, Miss Ate Clarice. So kaya ako yung nagpasa ng corona noon sa Miss Engineering kay Joey. Eh dahil po, ako na lang po yung nandun na grade 12 sa STI. Eh si Ate Clarice po, college na siya. Kaya ako na yung nagpasa ng corona. Eh first runner-up lang naman ako. So yun, clarify ko lang sa inyo guys. Ang dami ko, chika. Ay. So ayun po, tapos na ang ating video ito. At sana nagustuhan niyo itong video na ito. Ang masasabi ko lang ay, nakakamiss talagang mag-pageant. Kaya ang isang dahilan kung bakit hindi na ako nagpa-pageant ay alam niyo na, hindi kasi ako pinapayagan ng boyfriend ko. So dyan naman, hindi siya napayag dahil ayaw niya yung gay. Support naman siya, pero ewan ko kung bakit ayaw niya. Siguro ayaw niya nang ako'y pinagpepistahan, ganyan. Dito na po nagtatapos ang video na ito. And if you like this video, just click subscribe and click the bell button for more videos. Don't forget to be positive, avoid stress, and enjoy your life. Bye! See you in my next video. Mwah, mwah, mwah!